pakita sa inyo, katibayan, na pag namatay ang isang mananampalataya, immediately sa langit siya. Pag namatay ang hindi mananampalataya, immediately sa inferno siya. Yung mga tinasay niya, bitya, hoping siguro na sa langit na. Diba? Pero problema, hindi ka tiyak dito, mahirap ang natin ka, mahirap yung sugal mo. Pag namatay ka, kapatid ko pala ako. Maganda ang nangka kayo. Merong naniniwala niya, kapag namatay, sa langit, sa inferno, pero naman, paniwala kung mag-aaral ng kaluluwa. Kaya medyo na nagkakos ng mga marami. Yung iba naman ang niwala na kung mamatay ang punta ng kaluluwa kung saan sila pupunta ni Abraham sa lahat ng lupa. Yung iba naman ang paniwala ay papangkin ng panganak, papangkin ng ibang tao ulit, o kaya pwede naman yung buhay, yung layo, at di sa mga puno pa. Okay? Mga sila nagtuturo sa television na ang paniwala nila natutulog lang ang patay. Ano mangyari sa akin pag ako'y namatay na? Apply natin, ano mangyari? Eh, pasokin. Hindi namatay na siya. May mali ko ba ako? Well, paniwala ng marami? Oo. Saan may malay? Sa lupa ko magagagala? Sa langit sa impyerno? Sa purgatory? O yun? O dami? Sa talatang pinapakita ko ng marami, ituturo ng mga ito, hindi nalalaman ng patay ang anong bagay. Sa verse 10, walang kaalaman ni karunungan man sa siyol na iyong paroroonan. Okay lang, hindi lang. Pero, hindi na lalaman ang patay ng bagay. Wala sa kalam. Walang boses na dyan. Walang kaalaman ni karunungan man sa siyol na iyong pagtutungan. Parang ganun, ba? Kaya magpunan nyo, tulungan yan. Parang ito din, sila magkarata. Susunod na ano? Kembo. Although binuwasan ko na rin, kayo na mag-search na lang kasi gusto kong mababasa ng malalago mata. Sabi niya, hindi na nalaman ang patay ang mga bagay sa pagkat. Okay, pag meron sila lang sa pagkat, kapatid para na nilang. Sa pagkat, wala silang anumang bahagi para sa anumang bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. Ay, ito wala silang alam. Wala silang alam sa anumang bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. Ang araw, sa loob ng mundo, ang Shiol kasi, yung nag-revertis ng Kora, lumakas ang lupa, lalibig sila, magunta sila na tumayo sa Shiol, dating na mapatay. Kung nasa loob ka, wala ka sa ilalim ng araw. Kasi, di ba? Nasa ilalim ng araw, bibisa mo pa sa bahay, nagsisikatan. Yung mga hindi nagsisikatan ng araw, yung nagbos sa loob ng dating ng mundo. Bandaron ang location ng Shiol o dating na mapatay. Kaya hindi nila alam. Kaya mamaya makikita natin kung ano nangyari. Okay? Sa lumang kapatasiyan, sabi yan, sa langit. Dumating yung sa bahay namin, meron isang kasama namin na napakinig yung sa katuluan. Ang sabi nyo ano, nung tinanong ng member, kung si ganito ba, pag mamatay, alam niya sa langit ang kanya. Sabi niya, pag tanggulog siya, ngayon sa langit, upasok niya alam. So, parang may langit. Pagkarating ng taon, napunta ko ng matay ng tatay niya, nasabi mo sa same person na yun, ang sagi kayo din yung leader ng organization na to, ng grupong to, ng religion to, may nagturo sa kapatid na, sino kaya papunta sa langit, asa ang lumay. Yung mga member, di naman taas ko, di naman taas ko, pinas ko pa rin. Tapos sabi mo, nung pinaliwanag, na walang palay daw, ay walang kang pinakita. So, later siguro sabi ko, di ba sabi mo noon, siya pag mamatay sa langit ng kanya, ang hindi pang baguhan lang kasi yan. Kasi yung magingan, pag medyo nalangin na, tuturo din talaga katuro nila na wala pa lang malay. Okay? Ang ginawa ko, pinagod ko kasi tanong na umunta sa bahay, parang may tatanong lang ako. Pag natin ulit, pag di bakit ang agad, ikaw pa siya kasama. Tapos pinig na ko, may tanong lang ako. Hintay ka kasi. Nag-go sa konsilyo ng pagtuturo. Yung mga 15 verses. Tapos pinanood ko, tatlong verses lang nabura. Kaya lang, yung ilan sa verses na bigay niya, ito. Sabi niya, sa kaya kasta niya. Sa langit ay nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pintay. At sila'y sumigaw ng pilit na malakas na nagsasabi, hanggang kailan ko, Panginoon, ang banal na totoo, hindi mo hatulad ang pag-iriti sa aming dugo.
sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sabihin, kita mo dito, mahayos sa Biblia. Merong nananahan sa lupa. Nung nagsasalita, sabi ko, ibigay ka pala sa amin. Kasi ang karang tulong nila, ang tulong na. Kita mo niya, no? Sumigaw. O, sumigaw. Walang bumalay, meron. Magkabalik, kung walang bumalay, meron. Sigaw na eh, diba? Sumigaw pa ng malakas. Pangalawa, inanigo. Ay, atas naman yan. Sabi ng mga kalawasan lang, hanggang palit, kailan pa rin yung paghinanti kami? Doon sa tantahan sa lupa. So, in other words, ang kalagayan nila, kasi sa lupa sila, hiwalay doon sa buhay pa. Nung sila yung kaluwa pa, patay, may mga tao na nabubuhay sa lupa. Yun ang pumatay sa kanila. So, ano yung sabi niyan? Hanggat buhay tayo na yung dito, meron na sa langit na agad. Hindi naman? Kapag ano daw, tapos later, yung isang pinakita pa, mamapakita, dumilito talaga, pati yung nasa impyerno, meron malay. Anong gusto mong pinagdigil? Ito ang isang halimbawa, na habang tayo na dito, nabubuhay pa, si Pastor E, ay nandun pa doon natin. Nagkakatipo siya doon, hindi natin magkalagat sa Biblia. Hindi naman? Ay, hello. Parang nakakarapata mo sa Storm 9. So, susunod na talaga. May pagpapalit. Kung nakakatulong ka sa iba, ito sa doon sa dito. Kung nakakatulong ka sa iba, kung ni Pastor E, nakakatulong siya sa ikasulong iba sa pananampalataya, unang kanyang pamilya. Sa testimonies na rin ko, lahat sila napalakas dahil ang tatay nila binigyan din dapat meron tayong daily devotion. Okay? Nagkaroon ng problema siyempre, pero natutulong pamilya niya. Hindi lang yun. Since I dito ang naminister ni Pastor E nung nagtulong siya kasa kamay. Napalakaya niya sa langit ni Pastor E, nagbigay ng taas. Hindi lang pamilya. O, may mga niya sa inyo dito, nakarating sa kanya, talagang natulungan. Okay? So, kung ako sa talagay niya, pwede din. Mas masabi niya, kung siya'y walang malay ngayon, ano sa talagay niya? At wala kang mamalay, alin ang makabubuti ang mamatay ang mabuhay? Kung si Pastor E, walang malay ngayon, ano mas maganda sa kanya? Mabuhay ang mamatay. So, huling araw kasi huling mabubuhay, wala lang. Di ba? Ako, yung mamatay. Di ba? Hintay ko na magpahal ng Panginoon. Pero ang katotohanan dyan, hindi pwede kung wala siyang malay. Right? Hindi natin na ito. Basta, ang punto ko, kung wala siyang malay, ang mas mabuti ay mabuhay. Tama? Kaya kung si Isabel at Isabel, walang malay, mas mabuti mabuhay siya. Masusunod ng talaga. Pero sabi ni Apostol Pablo, ako yung may nasa umalis at sumama kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayman, ang manatili sa labang ang siya lalong pinakailangan na sa inyo. Sa ikasusunod ninyo, sa ikatagagala sa pananampalataya. Okay? Ngayon, ano daw mabuti? Yung manatili siya sa labang? O mamatay? Ginamigay, ang nakalagay. Manatili sa laman sana ay lalong kinakailangan dahil sa inyo. Tama? Pero, sa umpisa, ako'y may nasan umalis, sumama kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Tama? Dahil si Pastor Ed, kasama niya ang Panginoon, mas mabuti yan. Ako, ganun ba yun? Eh, mas ano makasama ang pamilya? Nakita ko kung gano'ng ganda yung pamilya. Hindi perfect, pero maganda mo na sa akin. Kung makakapag-asama ba ako? At least maganda mo ng pamilya na. Kaya sabi dito, bagaman mukhang kinakailangan manatili sa buhay para sa mabuti ng pamilya at sa mga kaibigan at matutulong ng mga tao, kaya sabi ni Pablo, lalo mabuti ang umalis sa katawan at sumama kanino? Ni Kristo. Ni Kristo. Pwede na ba? So, ayun sa mabuti sa kanya. Buhay natin. O manatili sa Panginoon na lang. Sa kanya lang sa Panginoon. Okay? Although nung napatay na, pinawala ko si Ibn. O Ibn, ano ba? Kamusta? Ang nangyari? Eh, kasi yun eh. Pinag-pray namin, pinag-sama pa mag-assessor eh. Hindi na buhay eh. Eh, ano?
Tayo ng tapos niya, ilamang po. Sino punta ka dito? Buhay mo. Tanong mo. May mga experiences kasi yan. Maraming. Sa year, ako sa year 2000, mayroon near-death experiences na kasi sila sa impyerno sa Amerika, accumulated nila 1 million. Okay? Kaya pag minagsabi sa akin, totoo ba minakapunan sa langit? Impyerno? Sabi ko, oo. Record ba ng Amerika? Naka-experience ng 1 million sa mga hospital. Kaya ito dito, dinak, sa kalimutan niya, kung bakit siya namatay? Hindi pa tapos eh, may mga tapos kami. Sa tunay na, bago namatay, excited siya, parang tingin namin, bumalik siya. Pero, hindi eh, kung magpukunan yun, nangyong parang mabuti. Yung salita ng pagkakang mabuti, anong ibig sabihin niya? Pag man sa isip namin, mas maganda na patuloy siya para magkano kami, sila magkasama ng libot, ako makikipagtulungan sa kanya, sabi sa Diyon. Kailangan tayo bindahan, mas natulong na tayo. Munti ka nang mamatay, munti ka nang mamatay, magtulong na tayo. Sabi, sige, kasi excited na ako, papagayin na ako. Tapos ko na libot, tulungan ko sa libot, tulungan ko sa katagawa ng libot sa prophetic, kung ano naman ang hibig mo. Ba't ang nagkakaroon namin? Kaya lang, biglang, Lord, ano nangyari? Pero ito, pinagawa ko. Lalong mabuti. Amen? Bakit lalong mabuti? Yung sa talata sa Biblia, hindi alam ng mga masama na yung mga namamatay na mabuti ay iniwasan sila sa masama. Kung masama ba maghirap sa matulungan sa pamilya? Ang nakikita kong masama doon, kumpara sa mabuting mangyayari, kung siya'y magpapatuloy mabuhay, pag hindi siya mabubuhay, pupunta na siya sa langit, mayroon magandang mangyayari sa pamilya na higit pa sa mangyayari kung siya'y nandito. Halimbawa, sample, sa ilang araw na sumasama ko sa kanila, nakita ko yung pamilya nila sa aking mga pamilyaan nila, pagpapatuloy namin ang legacy nila. Okay? Nung kaya, ganda yung sabihin, masabihin lang, yun lang dito si Daddy. Musika, sige. Pati si Mami, doon sa Taylor. Kami dito, nabutay ko siya sa iyo muna. So, lalong mabuti ang nangyari. Amen? Amen. 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 Pandalaga. Yan. But, ang nagpulo o namatay ng mga Jesus, at yung talaga sa Biblia na ginamit ni Pastor Ed, nung siya yung nag-practice mga lang, kasi tumatak siya sa isang lahat, sa isang cemetery, ay, sa seminary, okay? Yung talatang yan, verse sa loob niya, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Pero may clue dito kung ano nangyari sa kanya, hindi na hindi. Ang natutulog o namatay, sabi yun, parang natutulog lang. Pag hindi niyo pa kasi yung silipin niyo, agree ko sa business niya, mas guwapo siya. At nahin niya, yung isang alam niya, nalulungkot, hindi niyo matay, pero magkatagal, nagkasabi ng crazy ni Eve, sabi niya, Lord, pakita niyo naman, pakita na si Ed sa akin. O sa mga kasama sa mga pamilya ko, nagpakita sa isa. At kami nakita kay Ed, nasa stairs ko siya, tapos nasa stairs, tapos kumakaway ko, nakikinaw. Ang pogi-pogi, at ang puti, pogi-pumuti na siya. Doon lang, beggar pa. Hindi ata kasi hindi kumatawa naman. Nasa langit siya, meron tayong kalimutan, nararamdaman sa namin yan. Pero hindi kinakailang patuloy mo ito. Kasi nandun siya sa kanila. Napanan yung video? Pagdating niya sa langit, nakita niya ang puti ng mga grupo. Kala mo ang yun. Ayun pala, mga banal. So natuwa, yung kaluluwa niya, nandun sa langit. Nakagagal siya ito, nag-prepare sa pagdating ng Panginoon. Exciting yun. Okay? Alin ito natin. Habi yan, ay lalala na doon sa kasama niya, mula sa langit. Ito, hopefully, ako gusto kong mangyari, hindi na ako matay. Pati pamilya, ready na, kasi nagsalabungin na natin siya. Sa buhay natin, ang Panginoon dumating, siya na nasa langit, kasama ng ilang mga banal, dadalhin na doon sa kasama ni Kristo, babawa mo nasa langit. Si Kristo, nasa langit, ang katawan niya. Eh kasama niya yung mga banal. Si Ed, tsaka iba pa, dadalhin mo nasa langit. Eh, sa mga kadibayan, kasama niya, mula sa langit na magdadalhin. Amen? Diniwala ka, kung matay, punta sa langit. Pero yung mga kundiyan, mga puro, mga palatan, diretso, sa langit, kahit sa bayo. Amen? And, interesting assurance?
Good. Next. Talos o tiyan natin na kapag nagsira ang ating katawan lupa, turo niya ang katawan lupa yung nasaan. Ito, katawan lupa. Okay? Pag nasira ito, ano mangyari? Tayo may tahanan sa langit. O yun, nakapag sa video. May tahanan ako, tabi sa Lord, sa langit. Kita yung ganda sa langit, di ba? May maawin ko. Wala namang tao. Yung tikaroon natin, hindi pa tinatahanan. Yung record na para kasi yung 2001. Pero wala namang tao dito. Ang nakagabal yung tao pa rin. Bakit may nakawitan? Ako sabi mo dito. Ang maawin ka na galing. Pwede na ito. Ay galing. Sa mga bulok ka. Lahat. Sino sa ganun? Punta parang perite, no? Pupunta ka sa lugar. Kaso mga bulok, pupunta ka ang tao. Sa katunayan, ang sabi mo, meron kasi yung pagpinuli ng bulok ng ganun, hindi ito kapagin niya. Pagpipili ng bisita, hindi. Kaya pag mula sa pag-ibig, huwag mo, mabulok ka, masaya pa. Isa nga, pagbuhan ng puno, pagbutas. Pagbuhan ng ganun, may pumalit ng pagbutas na doon. Pagkain niya, hindi niya lang kumakain ng tayo sa langit. Nagagahan ng pigili. Kumain sa langit, pagkagagawin ng butas, ang sarap, ang gantig, ang lakas, tumulong daw. Pagkakain niya, yung tumulong, nawala na rin. So, from imagine na. So, eto, may tanong kayo, maaari, o tanong sa inyo iba. Di ba patalis ng kaluluwa, pupunta muna siya sa piling ni Abraham? Okay, ang sagot yan, bago siya siya sumakas sa langit, gayon ang nangyari sa mga mananampalataya. Sa lumantipan, lahat ng namatay pumunta sa ilalim ng lupa ay direksyon ng daigdig ng mamatay. Sa daigdig ng mamatay, banal ng aso sa center ng earth, banal ng aso nandun yung mga nananalig sa Panginoon. Nandun si Abraham at si Lazaro pumunta doon. Na sinakupunan ni Abraham, hindi lang sinakupunan. Nakikinakadili niya, fellowship, dati ganoon. Pero may nangyari. Okay? Ito nangyari. Nang umakyat siya sa taas ay dinala yung binat ng pagkabihan. Sabi ni Abraham, mula dito hindi pwede lumipat dyan, mula dyan hindi pwede lumipat dito. Sabi niya sa nasa impyerno. So ano yung sabi niya? Bihag si Abraham yung maalis, bihag na yung mayaman yung maalis. Noong si Kristo, sabi niya, siya bumaba sa mga taong kalahiman ng lupa, umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalagitan. Bago si Kristo umakyat sa langit, nung namatay siya, yung kaluluwa niya, at dito bumabago sa daigdig na mapatay. Tapos, meron grupo ng mga bihag na sinabi niya ang pinanalis sa langit. Katunayan, pati paraiso pinanalis sa langit. Okay? So, ayun nangyari, kaya wala na, meron Christian na nagtuturo na ang kaluluwa daw sa sinabukan ni Abraham, hindi na. Okay, makikita na sa kasunod. Nakilala ko isang lalaki kay Kristo na hinalo ko hanggang sa ikatlong langit. Sa ilawang tao, sa ikatlong langit. Siya'y hinalo sa paraiso. Saan siya napunta? Sa paraiso. Paraiso, hardin. Isang bahagi ng ikatlong langit yun. So yung lalaki ko, pumunta sa hardin, yung mga tao siya, yung mga tao na nakapun sa langit, kasi napakalala ng negosyo, yung mga banal doon, tapos may pagkakataon doon, may mga naabor na bata, namatay, nandoon. Pinapalat ng langit, ito sa Panginoon para masahin. Wala sila reward kasi wala sila din ang mabuti, pero at least salamat sila. Okay? May pakis doon. May pagkain, may mga prutas, halaman lang, may mga pinto. Okay? Ito yan din. Sa pagpalang pagtulong ng iglesia ng mga pangalan na nakatala sa salamin at sa Diyos na upong ng lahat at mga spiritu ng taong gamang at nagsaktan. Anong kalagayan ni Ed, doon sa langit ngayon, kasama siya ng mga galak na pinasaktan. Perfect na. Isang testimony na tarago sa ng anak niya isang doon sa Manila. Eh si Daddy, pag may makahingin kay pera, sino mo nagpogi? Bila ko kumapatawa ko ng pinigil. Kasi di ko ang dami yun. Kumbaga, pamanaw ko sa kanya yun. Kasi pag wala nagpogi, huwag ka nung sarili mo. Kaya, laban na kami yan. Laman nga si, kahit buhay pa siya, laman kasi yun, si Ed kasi, siya lang magkasama. Pero, hindi ako pa yung mas bago siya kayo. Pero kung namatay na siya, matalo pa siya, hindi ka yung basis na. Ang medyo, ang nalaki pa naman,
ang gwapo-gwapo nila, di ba? Yung isa pa rin pamangkin. Nagkaroon siya ng panginip, bago matay, ang kanyang mami. Lumabas yung lola niya, nanay ko. Sabi mo, nakita ko si Lola. Kamukha niya si Gloria Romero. Lola ko, lola niya, nanay ko. Ba't mo? Kamukha niya, lola ko. Alam namin sa akin, di ba? Yung maganda niya sa akin, Pastor. Dumating sa lagi. Pagkadating sa lagi, nakita niya Panginoon. Sabi sa Panginoon, Panginoon na sa misis ko. Ilag-lag sa misis eh. Pagpunta niya sa misis niya, ang check-check down, pwede niya niya, no? Doon sa head sa Pastor na Marquez sa Korea. Sabi, ganda-ganda ng misis ko. Nagbigil, gusto mong magalap ako yung Pastor. Kaya sabi niya, sa lahat ng Pastor, nakapag-asawa yung sasakan ng mami. Pero sa lagi ng ganda. Okay, kaya sabi mo sa lahat ng mami, eh, mag-asa ka. Perfect lang, ganap sinawa ng kasalanan doon, ganap sinawa pati itsura. Sinasabi dito ang nananakat sa mga mali yung kapatang bago, mami. Ha? Ano? Uy, mas gusto ba ang bago? So, yung paa, ang idea mo sa iyong itsura, doon ang bibigay sa iyo. At malamang mas maganda. Okay? Kasi yung salari, sa isang salari, pala namin. Isa pang tanong nyo, di ba pag-uubong muna bago makapasok ng tao sa langit? Pati mga Christians, kung namatay na siya, pinupunan na siya. Tama ba ito? Okay, hindi natin yung talaga sa sulit. At kung paano tinatak sa mga tao nang namatay na minsan at pagkatapos sa iyong pag-uubong, ay ganyan din naman, yung walang bahagi pa ka, tigil-tigil. Okay lang, pagkatapos ng matay, pag-uubong. Kaya may pag-uubo, gayon din naman. So, nilisun niya, si Kristo na inandog na minsan sa ikalaway pagkita sa kanyang ligtas sa mga naminutay sa kanya. Yung ibig, para kayo yung pag-uubong sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang ligtas ng mga naminutay sa kanya. Tama? Kung paano ito, ganun ito. Yung kapara kayo mag-uubong, pagpapakita ni Jesus sa kanyang ligtas. Yung sinabi naman dyan na kung paano sa mga tao minsan namatay, pagkatapos pag-uubong, may hindi mas Kristo inandog na minsan. Tanong ko sa inyo, si Kristo namatay, pag-uubong, magkasunod ba yun? Hindi. Hindi pa, di ba? Namatay mo na siya. Ilang libong taon na nakaraan siya namatay? Ilang libo. Alas 2,000 taon na. Pagkatapos pag-uubong, kakit yung pag-uubong? Hindi, di ba? O hindi. Sabi dyan, si Kristo yung namataan, hindi na namataan, namatay. Pagkatapos ng pag-uubong, pwede mo si Kristo, hindi ang doon nilisan. Pagkatapos, papakita siya sa kailigas. Kaya hindi na sasabi ng kasunod yun. Ang nangyari pag namatay na ito, pag namatay, dadalhin sa lugar na maghahanda sa huling maghapon. Okay? Nani naman? Sa huling araw pa ang tulad niyan. Pero pag ikaw nga natin ito, gumatagay sa kami, reward pa ako muna. Hintayin ko yan. Si Pastor Ed, ano mangyari sa kanya? Unang hatulan yung mga anak niya. Bago siya. Kasi kung magkabi ng mga anak niya, kung marami siyang gawin at marami na ligtas, may credit siya nito. Diba? Yung misis niya, may tulong siya kung ano mga na-interest. Kaya sa misis niya, kung may maligtas, malulugod sa Panginoon, siya rin ay meron credit doon. Kaya yung naman ni Pastor Ed, yung mga portion na lahat mabibigyan ng ganda na mawala. Okay? Kaya sa dulo na yun, dali naman. Kaya ako excited ako, nung ako'y namatay, muntik mamatay, yung isang sa Facebook, dahil na punta sa Facebook, eto ba si Jun Papat, kung natin ito pinitiwan, tapos 83, kung siya tinanggap. Alam ko na 81, nagtanggap siya sa punang sa GP, na ako'y makasirada, ang pangalan niya Jun Papat. Hindi niya ako tumanggap, kung natin nangarap ko siya, hindi ko nakita, ito yung Jun Papat yun, nangarap ko sa Naval Fashion, sa sasakyan. Sabi mo isa, oo, wala yung Jun Papat na yan. Ay, wala yung Jun Papat. Wala yung Jun Papat na yan. At pumunta siya, isa, pagkakasakit ko, pagkabukas ng tabi na nun, sa hospital, sabi ko, ano ako, sinabi ko, ano makikita mo? Sabi ko, ako ang makulit. Na-encourage ako doon kasi naisip ko, kung sakaling namatay na ako, exciting pa rin. Kasi sa judgment, makikita ko yung bunga ng pagbabagal sa akin. Namin sila pa kayo ni Pastor Ed. O, encourage naman siya.
Excel. Kung ano pwede mo ayos pa ng pagkutin pa. Para sa mga magbigyan ng kapagyan. Amen? Amen. Amen. Ang Panginoon ay marunong maglahat sa mga himatuwid sa ilalim ng parasahan hanggang sa araw ng pagbubo. Pag hindi naman nananampalataya, immediately impyerno. Hindi naman ibig. Ang Panginoon ay maglahat na matuwid sa ilalim ng parasahan. Ano sinabi? Hanggang sa o sa? Hanggang sa. Ibig sabihin, mula doon hanggang sa. So, bago ngayon, hanggang sa. Ang ibig sabihin, yung di man ng palataya, nagdurusa na ngayon sa impyerno katulad na napanulat sa video. Iyaka ba na sa napot na mo? Pag hindi, yung pangalang video ang pupuntahan mo. Pag hindi ka makakatitiyak, hindi mo gagawin na manali ka ng tunay sa Panginoon. Kasi pag namatay ngayon, nagdurusa tayo, mayroon sa impyerno, maalang pangalang mo. Yeah, sana hindi mo pinigil ng mag-arap ko! Ayoko dito! Ayaw nila doon. Hanggang ngayon, nagturusa sila hanggang sa araw na pag-uho. Okay? So si Pastor N, naging ka na pag-uho sa lagi kung ano reward niya. Itong mga di man na pagka, naghintay sa pag-uho, kung gano'ng kagrabe, wala hanggang katawan at kaluluwa, magdurusa ang katawan nila sa apoy. Ganun kaganda, kakasama ang kalagayan ng patutunguhan na hindi mananagpalataya. Kaya kami ni Pastor Ed, binuhin kayo na ang buhay namin para siguraduhin ang pinakamaraming tao ang karamihan ng magpulubay. Kaya, kung ano siya Panginoon, meron pang pamilya na pumalik sa kanya. Yung pamilya na nakita ko, commitment nila kahit wala ng challenge, muna nang sabi sa akin, magpapatulog na. Katayuan at kainitan. O yung parang ko nila sa ako, ano lang tayo ba niyan? Eh, sabi dito, katayuan at kainitan ang tumutunang sa manyay ng tubig dahil yung siyo na tumutunang sa mga nagkakasala. So pag ikaw nagkakasala, yung katulad ng nyebe na natutunang sa init ng impyerno, matutunang walo, kaya nang buhay ka pa rin. Okay? Tutunan talaga. Hindi mo niya naman hindi rin tumasang partaya ang gumawa ng pagkikapit at nalulong sa ibang laban na kay pagtalak sa kapwa ng laki o babae. Hindi, alternate lifestyle. Paglaban ng karapatan. Sa Amerika, hindi-demanda pa yung mga hindi bakla. Mga pasto, hindi-demanda. Kaya paglaban natin, mga tuyo. Sabi niya, sila ay yung mga hindi nananang mga partaya kasama yung mga nakikipagtalak sa kapwa ng laki o babae ay nagdaras. Anong kesa na dalaras? Nakaraan? Mangyari pa lang? Sa inaarap o kasalukuyan? Nagdaranas. Ano na yan? Pag nagdaranas sa karaan, magdaranas sa future, nagdaranas sa ngayon. Kaya ngayon, yung mga bakla na namatay sa kanilang kabaklaan, yung mga dismasang parataya, sila ngayon nagdaranas saan? Nang kaparusahan saan? Apoy na walang hanggan. Gusto niyo ba sila pumunta doon? O ikaw, gusto mo pumunta doon? Ibinigay ng kamatayan at ang hari, so yung karo ko, yung mga sa impyerno, ibibigay ng hari sa tao ko, si Robin, yung mga patay. Ibibigay ng mga, ng anghel at yung lugar, anghel ng Satanas at yung lugar, yung mga patay na nasa kanila. At sila yung nagkunan, bawat tao, ayon sa kanita niya ang mga gawa. So, bakit sa gawa, malalaman kung gano'ng kapiti ang parusa sa pupunta sa impyerno. Sabi ni Jesus, ayos, kawawa kayo, Korazin, kawawa kayo, Bethsaida, sapagkat kung ang mga himala ang nangyari sa inyo ay giluwa sa Sodom at Gomorrah, nagsisisal sila. Okay? So, mas panghindi pa, mas tolerable pa sa Sodom at Gomorrah ang parusa sa inyo. Meron mas grabe pa na pupuntahan. Mas matindi pa ang parusa, yung mas grabe kasalanan, at mas magkonti kasalanan, si Pilato sabi niya, mas grabe kasalanan sa iyo, sa akin sa iyo, sabi ni Jesus sa kanya. Mas grabe kasalanan, mas matinding parusa, mas konti kasalanan, mas parusa, pero lahat yung impyerno. Okay? Kaya di ba, hindi mo na alam, ang lawa ng apoy, ang estimate ng isang geologist sabi ko, na supre, ang supre ay bato, magiging lawa lang yan, pag ang temperature niya, at least sa bumbes ng init na pumukul ng tubig. Ayon sa mga scientists, ang center ng mundo, ang temperature dyan ay 6,500 degrees Fahrenheit. Sobrang init. Okay? May testimony mo sa lalaki
2,000 in December. Basta mahirap doon, depende sa iyong pagsuway, mas patinding parusa. Paano makakilala kung ayaw makinig? Pangalan mo pa rin para buwasan ang parusa niya. Ganun ang mangyari. Ay, hindi natin. Next. So, ang summary ganito. Habang naghihintay sa hapunan ng kaluluwa ng namatay, siya ay inaalin sa langit. O, pinarusahan na hindi na. Pinarusahan na sa impyerno kung hindi siya nananampalataya. Ang nagagana ko, si Pastor El, sigurado ko, sigurado yung ano, sabi lang natin niya, nasa best place siya. Okay? Mabagay na hindi mo nakita ng tao, nakinig, yung mabagay na yung hindi na ng Panginoon sa mga nananampalataya sa kanya. Ngayon, balik tayo sa objective ko. Sabi ko, pag hindi mo makaitiyak, pupuli mo katiyak kayo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya ka kasi kuhin mo. Kasi nung bedroom ko isang tapos, kung isa nakakatuloy. Ano pray lang yan. So, next, ano? Ang gagawin? Ano ang gagawin ko upang mahanda sa kamatayan? Next. Una, alam niyo marami ko, tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Kasi pangako niya, nakatayo na ako sa labas sa pintuan at ang punto. Kung dirigin naman ang aking tingin at kung isa ng pinto, ako'y mapasa sa kanya at magkasalo kami katali. Bago pumasok si Jesus sa puso mo at pag si Kristo na sa puso mo, yung papatawaran ng sala na nasa kanya, kakagabi mo na rin. Buhay naman na nasa kanya, kakagabi mo na rin. Pero bago siya pumasok, dapat dalawang bagay. Tumilig ka sa tingin niya at magkasalo dito. Ang sabi niya bago yun, dahil minamahal ko, pinapalo ko. Okay? Magsisi ka ngayon. Magbago ang isip. Magbago ang isip. Dapat tama ang pag-iisip natin tungkol kay Jesus. Kinakailangan, maniwala ka na si Jesus ang siyang lamang tahing tagapagligtas. Anong katahing tagapagligtas? Dapat siya ang magbubay ng ating kasalanan. Walang sino ang tao makatutos sa tao ng tao, kaya kasi ang katutusan ng kanyang kaluluwa ay mahal. Kaya walang pwede magligtas, hindi ang yan kakasala rin. Kasi pag mamahal ng Diyos, yung salita niya, yung anak niya, nagkatawang tao. Pinanak ng Birgen, namatay, kasi kapag-araw siya buong buhay. Makasalangin ako sa kanya, at ngayon, kumakapag siya. Pag naniniwala ka doon, tumitig ka na sa tingin niya. Ang kailangan lang doon mo, buksan mo dito. Pag buksan mo dito, sabi niya, ako'y mapasok sa kanya, at mag-aapo ng kasama niya. Gusto mo ba siya papasukin? Okay? So, dalawang prayer ang gagawin natin dito. Isa pa sa mga hindi pagkiyak. Kaya para yan yung hindi mga ano, makapag-usap, pwede tayo ng ating tumayo. Kaya natin tumayo. Mga positive usap. Okay? Mananalangin tayo. At kung meron sa inyo dito na alam sa ating tumayo kanyo, padalangin nyo yung mga hindi pagkiyak. Kasi kung meron gusto puro na gawin nyo ni Pastor Ed, ay tumulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Kaya pag-pray nyo yung mga hindi pagkiyak. Kung ikaw, kapinan ka sa mga tao, hindi pa kaya kung mamatay na yun, nagpunta sa langit. Sa iyong sinatapayuan, sumunod ka. Ipahayag mo yung labi kasi sa si Panginoon. Manalig ka sa iyong puso, siya muli yung binuhin ng Diyos. Sabi, maliligtas ka. Makikita ang iyong panunumpartay at kung kaya kayo pa rin. Kaya naman, masamang spirit ng puso umalis. Okay? Kaya kung ikaw gusto mo makapiyak, pag mamatay ka, kung sa langit, sumunod ka sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, sabi mo Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako yung mga kasalanan at di ko maliligtas ang aking sarili sa impyerno. Salamat po, ikaw ang namatay para sa aking mga kasalanan at muling na buhay para patunayan na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Tanging mga nakatanggap kita sa aking puso ngayon. Thank you, Lord. Salamat po. Pinatawad mo po sa lahat ng kasalanan mo. Praise you, Jesus. Ituro niyo po sa akin kung paano kayo kami ako mabuhay na kasama kayo hanggang sa aming palataya o sa iyong pupapalit. Sa kanya, Jesus. Amen. Pumunta kayo at pag-usin ko lang sa mga ilang bagay. Sabi ko kanya, matayong sila sa pintuan at tumakot. Kung sino man, dinigin naman ang pinig sa pintuan.
pasok niya at maghahapon ang kasama niya. Sinungaling ba si Jesus? Hindi ba? Hindi siya sinungaling, sabi niya, pag buksong pinto, siya ay papasok. Kaya nasaan si Jesus? Umasok na. Pagkapasok niya, sabi niya, ako'y papasok sa kanya at maghahapon ang kasama niya. Kung maghahapon na siyang kasama mo, galing pa ba siya sa'yo? Hindi. Yung naaway mo mismo, kapatid mo, sarap kumain sa kanya. Pukunin mo ng rata-rata sa TV. Pwede no? Pero pag pinatawin siya, pwede ka lang kumain kasama niya. Si Kristo kumato, may dalang patay, pagkapasok ka tayo-tayo. Hindi siya galing. Kung gayon, anong ginawa niya sa kasalanan mo? Pinatawad na. Kaya, ito natin yung matalata. Bawa kang nalit sa kanya, ay patanggap ng ano? Kapatawaran. Kapatawaran. So, ano tinanggap mo? Kapatawaran. Next. Pinatawad na sa inyo ang ilan sa mga kasalanan. Tama? Lahat. So, hindi siya yung lahat. Nakaraan lamang o pati mo nagawa pa? Pati mo nagawa pa. Lahat. Okay? Ano yung gusto nyo? Gano'n din. At ang pati ng mga kasalanan at mga kasama ay hindi ko na alalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ko ito, wala akong magkakamay pa para sa kasalanan. Ganito. Nung namatay si Kristo, kung binayari niya ang nakaraang kasalanan mo, pati mo nagawa pa. Dahil pwede yung nakaraan, pati mo nagawa pa, hindi na bibigyan ng Diyos laban sa iyo yung mga kasalanan mong nakaraan, pati magagawa pa. Tama? So kung kayo, hindi ka na pinatawad, nakaraan lang, so pati magagawa pa. Pati magagawa pa. Ay, hindi ibig sabihin ng pinatawad, hindi na aalahan ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Pero kung ikaw makagawa ng kasalanan, nasa'y pa rin yun. Gusto niya yung malinis mo yun. Kaya aming mo sa kanya, at siya para patawad, o ibig sabihin patawad ko, lilinisin ka sa lahat ng kaliguan. Okay? Ganito kayo. Ano nga sa nakakasalanan mo? Pinatawad na. Nakalaan pa rin kayo. Pero lilinis yung nakalaan mo. Habang ikaw nabutuhan sa buhay kasi kayo, kinakarang patuloy ka magpalinis sa kanya. Paano? Aminin mo na kasalanan mo ay mali. Binayaran ni Jesus, katalo na hindi na laban ko sa'yo, kinakarang kaliguan mo. At kaya mo niya kasi hindi ka na tao lang ngayon. Tao ka pa rin na mayroong Diyos na buhay na nasa puso mo. Pinalaya ka sa kasalanan, kaya hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. At dahil kung patuloy mo siya tinanggap, hindi mawawala ka ang kasalanan. Pero hindi